Hi guys! For today's video ay magluluto tayo ng pork ribs with Sprite. Una ay minamarinate ko muna ang pork gabi pa lang. Mas masarap kasi siya guys kapag sa gabi pa lang minamarinate na kasi mas malasa yung ating pork. Then pagkatapos natin i-marinate ay magpainit na rin tayo ng mantika at pirituhin natin siya ng bahagya. Pituhin lang natin siya guys. Lahat po ay ating pituhin. Then, pituhin natin siya ng sakto lang. Huwag yung sobrang prito. Yung tamang brown lang guys. Para hindi siya ma-overcook. Ayan guys, balik tarin lang natin siya hanggang sa mag-color brownish na ang kulay niya. Then, pagkatapos natin baliktarin lahat po siya guys ay ating pipretuhin. Pagkatapos natin ng baliktarin, ayan na po ang nagiging itsura niya. Nagkaroon po siya ng konting sabaw at okay lang din yan. Maggisa-gisa na rin tayo ng bawang. At pagkatapos natin paggisa ng bawang, kailangan maging brownish din ang kulay nito. Ilagay na rin natin ang ating mga baboy na pagkatapos prituhin, igisa-gisagin natin siya sa bawang at lagyan na rin natin ito ng Sprite. Halu-haluin din natin ito hanggang sa mag-mix na po siya, tapos medyo pakuluan natin ng konti. Igisa-gisa din pakuluan ng konti para i-absorb talaga niya yung masarap na lasa na pagkababa nung gabi pa lang. Sure ako guys, magugustuhan niyo to. Napakasarap po talaga niya guys. Ang isusunod ko na po ay ang paglalagay na po ng tomato paste guys. Kailangan siyang lagyan ng tomato paste para magkaroon siya ng konting kulay at magpampalasa na rin yan siya. At the same time, pampalapot ng kaunti din. Hindi ko siya inubos kasi sobrang dami po niyan. Pagkatapos natin ilagay guys, ay halu-haluin na po siya. I-mix natin siya ng maigi at ayan na po ang itsura niya nung na-mix ko na ang tomato paste. Pagkatapos lagyan ng tomato paste ay tinakpan ko siya at pinakuluan ko muna siya ng mga 10 minuto. Then, after 10 minutes, nilagay ko na rin yung Sprite. Ang kaya ko nilagyan ng Sprite guys kasi dagdag din yan pampalasa. Medyo sweet siya. Matamis ng kaunti. Then, pagkatapos kong nilagyan ng Sprite, ayan na din po siya ang result niya. Then, nilagyan ko na rin siya ng oyster sauce. Ang purpose po ng oyster sauce ay pampasarap mo ng lasa. At dagdag color na rin po siya. Guys, after na po ng pakuluan at medyo dinadry ko siya ng kaunti kasi mas masarap talaga yung medyo nagmamantika-mantika pa talaga siya. At malambot na rin yung karne natin, pero ang ginawa ko dyan ay pinakuluan ko pa siya ulit. Nilagdagan ko ng kaunting tubig, tapos pinakuluan ko pa siya ng mga 10 minutes pa. Kasi medyo matigas pa yung karni, hindi pa masyadong sobrang lambot. Eh, mas masarap kasi siya guys, yung tipong natatanggal na talaga sa buto yung laman. Guys, ayan na po. Nakakatakam naman tignan. Guys, after kung pinakuluan ng mga medyo isang oras din ang pakuluan, ang lutuan natin. Ito na ang itsura niya guys. Napakasarap niya. Tingnan sa itsura pa lang. Ang sarap-sarap na. Then yung lasa. Grabe. Lulutuin ko to ulit guys. As in. Dami kong naubos na kanin. Ang sarap kasi talaga niya. Thank you for watching.